posición Agustino. Santinig na nagbanggit ito. Pinuklat ni San Agustin ang Biblia at ang kanyang unang nasilayan ay ang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma na nagpapahayag ng pagpapanibagong buhay at pagbabalik loob dahil sa Ebanghelyo na namang siyang naging hudyat ng pagbabalik loob ni San Agustin. Ito rin ang natatanging dahilan kung bakit sa ating hanay ay bahagi ang imahe ni San Pablo Apostol. Ang kanyang kapistahan ay pinag-iriwang tuwing 25 ng Enero at tuwing 29 ng Hulyo kasabay ng pagpaparangal kay San Pedro Apostol. Ang pagkakakilala ni San Pablo ay isang espada na sumasagisag sa kanyang pagkamartir sa pamamagitan ng pagpugot sa kanyang ulo at libro na kumakatawan sa kanyang mga sulat sa mga unang pamayanang Kristiyanong Hentil. Ang imahe ito ni San Pablo ay nasa pangalaga ng pamilya de Leon Garcia. Apostol San Pablo, martir at apostol ng mga Hentil. Ipanalangin mo kami. San Antonio Abad, fundador del movimiento eremítico. Si San Antonio Abad ang unang nagtatag ng komunidad ng mga ermitanyo sa ilalim ng isang pinuno o abad. Ito ang nagsilbing inspirasyon ni San Agustin sa pagbuo ng isang komunidad na ang pamumuhay ay nakabatay sa regula na kanyang isinulat. Ang regula o regla ni San Agustin ang sinasabing isa sa mga pinakamatandang alituntunin ng buhay monastiko. Ang pagiging ehemplo ni San Antonio Abad sa buhay ni San Agustin ang siyang dahilan kung bakit noon pa man ay bahagi na siya ng ating mga pagdiriwang. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing 17 ng Enero. Ang isa sa mga tanyag na pagkakakilanlan ni San Antonio Abad ay isang demonyo sa anyo ng isang baboy na sa kanya ay tumukso. Ang imaheng ito ni San Antonio ay nasa pangalaga ng pamilya Ignacio. San Antonio Abad, tagapagtatag ng mga komunidad ng mga ermitanyo ng simbahang Katolika. Ipanalangin mo kami. San Ambrosio de Milan, Obispo, Doctor de la Santa Iglesia, Teologo y Orador. Si Ambrosio ang kasalukuyang Obispo ng Milan. Noong si Agustin ay nagsimulang magbagong buhay at ang kanyang mga pangaral at pakikibaka sa mga tumutuligsa sa simbahan ang ilan sa mga dahilan kung bakit napukaw sa Kristyanismo si San Agustin at tuluyan nagpabinyag sa kanya
upang maging ganap na Katoliko. Isa si San Ambrosio sa apat na pangunahing pantas o doktor ng simbahan. Kasama niya bilang pangunahing pantas sina San Gregorio Magno, San Jeronimo at San Agustin. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang ng simbahan tuwing ikapito ng Disyembre. Ayon sa tradisyon, noong siya ay sanggol pa lamang, pinamugaran ng bubuyog ang kanyang mukha at nakita ng ama na ang kanyang dila ay nababalot ng matamis na pulot. Dahil dito, inisip nito na maaaring maging mahusay na orador ang kanyang anak na siya namang nangyari. Ang simbahang tanga naman ay sumasagisag sa pagiging pantas ng simbahan. Ang imahe ito ni San Ambrosio ay nasa pangangalaga ng Pamilya Laya at Pamilya Canosa. San Ambrosio ng Milan, obispo, pantas ng simbahan, teologo at orador. Ipanalangin mo kami. Ang hanay ng mga Beatong Agustin. Beato Anselmo Polanco Fontecha. Tubong Espanya sa edad na 16 na taon noong 1897 ay napabilang si Anselmo sa mga Agustino at noong 1907 ay inordinahan siyang maging pari. Siya ay naglingkod bilang formator ng mga batang relihiyoso at profesor ng teolohiya sa seminaryo ng orden. Siya ay naging provincial ng Santissimo Nombre del Jesus na nakabase sa Pilipinas noong 1932. Sa kanyang pagmimisyon, hinimok niya ang mga kapwa Agustino na ipagpatuloy at pagbutihin ang ebanghelisasyon kanilang nasimulan at upang mamuhay ng tapat sa Panginoon tulad ni San Agustin. Siya ay tinalaga bilang obispo ng Teruel sa Espanya noong 1935 na noon ay nababalot ng tensyon at nalulukuban ng pagkakahati-hati na dulot ng gera sibil. Dahil sa kanyang pangangaral at paninindigan, siya ay dinakip ng mga kalabang tumutuliksa sa Katolisismo noong 1938. At makalipas ang isang taon noong Pebrero 1931, bago tuluyang matuldukhan ang gera, siya ay naging martir ng pananampalataya sa pamamagitan ng firing squad. Ang pista ni Beato Anselmo ay pinagdiriwang tuwing ikapito ng Pebrero at ang imahe niya ay ating harapan ay nasa pangangalaga ng Pamilya Lasco. Beato Anselmo Polanco Fontecha, obispo at martir. Ipanalangin mo kami. Beato Federico de Ratisbona, religioso. Sa lungsod ng Ratisbon sa bansang Alemanya, ipinanganak si Beato Federico. Sa parehong lungsod, sumapi siya sa orden ng mga Agustino sa monasteryo ni San Nicolas. Ginamit niya ang kanyang kakayahan at talento sa pagkakapintero upang mapaglingkuran ang kanyang kinabibilangang samahan. Kilala siya sa pag-uukol ng panahon sa pananalangin, sa pagpapakita ng malasakit sa mga kapuspalan at sa masidhing debosyon sa banal na sakramento. Isa sa mga lehenda ukol kay Beato Federico ay nang minsan siya'y dinapuan ng malubhang sakit at hindi makakadalo sa banal na misa. Isang anghel ang nagpunta sa kanya upang bigyan ng banal na komunyon. Pumanaw siya noong 29 Nobyembre 1329.
kanyang mga labi ay nakahimlay sa parokya ng Santa Cecilia, Ratisbon. Maraming himala ang naiugnay sa kanyang pamamagitan. Siya ay nahirang na biyato noong 1909 ni Papa Pio XI. Ang kanyang kapistahan ay tuwing 29 ng Nobyembre, araw ng kanyang kamatayan. Ang imaheng ito ni Beato Federico ay nasa panganaga ng pamilya Quechua, Trinidad. Beato Federico ng Ratisbona, relihiyoso. Ipanalangin mo kami. Beato Esteban Beresini Previsito. Si Luigi Giuseppe Beresini ay ipinanganak sa Italia noong 1774. Noong siya ay pumasok sa monasteryo ni San Marcos, ay sinimulan niyang gamitin ang pangalang Esteban. Siya inordinahan sa pagpapari noong 1797, panahon ng pambabatikos at pagwasak ng tropa ni Napoleon Bonaparte sa simbahan bilang isang institusyon sa Italia. Bilang isang guro, hinikayat niya ang mga kabataan sa Kristyanismo upang mapanuto ang kanilang mga buhay. Ang kanyang tahanan ay kanyang binuksan upang maging paaralan ng mga mahihirap. Dahil sa pagmamahal sa kabataan, siya ay natasang maging direktor ng nobisyado. Ang mga huling sandali ng kanyang buhay ay kanyang ginugol sa dambanan ng Birhen del Buen Consejo sa Besano, titulo ng mahal na birhen na malapit sa kanyang puso. Noong pumutok ang epidemya sa kanyang nasasakupan, kinalinga niya ang mga may sakit at mga naghihingalo hanggang sa siya mismo ay dapuan ng karamdaman dahil sa sugat na kanyang tinamo sa kanyang binti na kanyang ikinamatay. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing 3 ng Pebrero. Ang imaheng ito ni San Esteban ay nasa pangangalaga ng pamilya San Juan Cano. San Esteban Beresini, Paring Agustino. Ipanalangin mo kami. Beata Elena Valentini Cavalcanti Bendini, Viuda y Religiosa. Matapos magkaroon ng 6 na anak at mabiyuda, sumapi si Elena sa Tercera Orden ni San Agustin o binubuo ng mga laiko. Tinalikuran niya ang karangyaan at pinili niyang mamuhay ng simple at payak. Kanyang pinamahagi ang mga magagarang damit at kasuotan sa mga mahihirap at mga nangailangan. At binihisan ang sarili na malayo sa kanyang nakasanayang estilo at pamamaraan. Ang huling 3 taon ng kanyang buhay ay binalot ng malubhang karamdaman. At noong 23 ng Abril, siya ay pumanaw. At ang maluwalhating araw din iyon ang itinakdang araw upang ipagdiwang ang kanyang kapistahan. Mapapansin may tangang kustodya o ostensoryo ang imahen ni Beata Elena at koronang tinig dahil sa kanyang marugdog na pagmamahal at pagdedebosyon sa Santissimo Sacramento at sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo. Ang imahe po ito ni Beata Elena ay nasa pangangalaga ng Pamilya Manalili at Pamilya Simbulan. Ay! Beata Elena ng Udine, Biuda at Religiosa. Ipanalangin mo kami. Beato Juan Bufalari de Rieti, Religioso Ermitaño. Payak, papagkumbaba at masayangin. Ganon din nila ay nilarawan ang batang si Juan Bonfari. Ngunit baka man pumasok sa buhay relihiyoso, siya ay puspos ng pagmamahal at pag-aaruga sa mga nakakatandang miyembro ng orden. Para sa kanya, siya ang pinakaabang lingkod ng mga lingkod at ginampanan niya ang mga tungkuling nakaatas sa kanya ng may kababaang loob.
Sinasabing siya ay naglingkod din bilang isang sakristan sa kanilang monasteryo. Dulot na rin ng pagiging inosente, minsan siyang nakitang nananangis at nang tanungin siya kung bakit siya sumagot siya ng buti pa nga ang mga ibon, mga puno at halaman. Sila ay tapat at sumusunod sa Panginoon. Subalit ang mga tao na pinagka ng walang hanggang buhay ay hindi tumatalima sa may likha sa lahat. Siya ay sinalubong ng mga anghel sa edad na 17. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing 2 ng Agosto. Ang imahe namang ito ni Beato Juan Bufalari ay nasa pangangalaga ng Pamilya Cruz. Beato Juan Bufalari ng Reiti Religioso, ipanalangin mo kami. Beata Julia de la Reina de Sartado. Beato Juan Bufalari de Rieti, Religioso Ermitaño. Payak, mapagkumbaba at masayahin. Ganito nila kung ilarawan ang batang si Juan Bufalari. Ngunit bata mang pumasok sa buhay relihiyoso, siya ay puspos ng pagmamahal at pag-aaruga sa mga nakakatandang miyembro ng orden. Para sa kanya, siya ang pinakaabang lingkod ng mga lingkod at ginampanan niya ang mga tungkuling nakaata sa kanya ng may kababaang loob. Sinasabing siya ay naglingkod din bilang isang sakristan sa kanilang monasteryo. Dulot na rin ng pagiging inosente, minsan siyang nakitang nananangis at nang tanong siya kung bakit sumagot siya ng buti pa ang mga ibon, mga puno at halaman. Sila ay tapat at sumusunod sa Panginoon. Subalit ang mga tao ay pinagwala ng walang hanggang buhay ay hindi tumatalima sa may likha sa lahat. Siya ay sinalubong ng mga anghel sa edad na 17. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing 2 ng Agosto. Ang imahe namang ito ni Beato Juan Bufalari ay nasa pangangalaga ng Pamilya Cruz. Beato Juan Bufalari ng Reiti Religioso, ipanalangin mo kami. Beata Julia de la Reina de Sertaldo, Virgen Reclusa. Si Julia de la Reina ay pinanganak sa Sertaldo, Italia at maagang naulila. Siya ay tumungo sa Florencia upang maging kasambahay ng isang mayamang pamilya. Sa Florencia na rin siya pumasok sa Tercera Orden ng mga Agustino. Ngunit nang magkaroon ng kaguluhan doon ay umuwi siya sa Sertaldo. Doon siya ay namuhay na mag-isa na malayo sa mga tao. Ginugol niya ang huling 30 taon ng kanyang buhay sa pag-iisa, pananalangin at pagninilay-nilay. Ang kanyang mga banal na gawa ito ang naging dahilan upang siya ay maging tanyag sa Sertaldo na kahit siya ay nabubuhay pa, ay kinikilala na siyang banal ng mga taga roon. Karga ng imahe ang isang bata na kanyang iniligtas nang minsang magkaroon ng malaking sunog sa Sertaldo. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing 9 ng Enero. Ang imahe ito ni Beata Julia ay nasa pangalaga ng Pamilya Manyako Cruz. Beata Julia ng Sertaldo, birheng namuhay malayo sa karamihan. Ipanalangin mo kami. Beata Cristiana de la Cruz, Virgen.
Oringa ang pangalang ibinigay kay Cristiana ng kanyang mga magulang na magsasaka. Napilitan siyang lumisan sa Santa Croce upang takasan ang sapilitang pagpapakasal sa kanya ng kanyang mga kapatid. Nagtungo siya sa lupa kung saan niyang ihandog ang sarili sa Panginoon. Nagpinidensya siya sa pamamagitan ng paglakad ng nakaapa tuwing taglamig, pagtulog sa sahig at pagliban sa pagkain na may kaakibat na pagdarasal. Sinimulan niyang gamitin ang pangalang Cristiana noong isama siya sa karignasyon sa Roma ng pamilyang kanyang pinagsisilbihan. Sa kanyang pagbabalik sa Santa Croce ay itinatag niya ang isang relihiyosong komunidad para sa kababaihan na nakabatay sa regula ni San Agustin. Tanga niya ang lirio ng pagkabirhen at ang krus na sumasagisag sa bayan ng Santa Croce at sa kanyang pagpapinitensya. Ang hawak niyang kaldero ay pagpapala na kanyang isinalba ang kanyang bayan sa matinding pagkagutom sa pamamagitan ng kanyang mga tanim na beans. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing ika-apat ng Enero. Ang imaheng ito ni Beata Cristiana ay nasa pangangalaga ng Pamilya Mercado Santos. Beata Cristiana ng Santa Cruz, Birhen. Ipanalangin mo kami. Beata Cristina Ciccarelli de Elaquila. Beata Veronica de Binasco, Virgen y Mística. Si Veronica ay sinilang sa Binasco sa Italia. Minsan habang tinuturuan ang sarili na magsulat at magbasa, nagpakita ang mahal na Birhen sa kanya. At dahil lumaki hindi nakapag-aral, inilahad ng mahal na Birhen ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng mga kulay. Puti para sa kadalisayan ng puso at paghahandog ng sarili sa Panginoon. Itim para sa pagiging pasensyosa na magbubunsod ng pagmamahal sa kapwa. At pula para sa pagninilay sa pasyon ni Jesus na magdudulot ng marugdog na pagmamahal sa Panginoon. Pumasok siya sa tersera orden ng mga Agustino sa edad na 22 at ginugol ang buhay sa paninilbihan sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap at kapuspalan. Tanga ng imahen ang isang maliit na sanga ng punong olibo na sumasagisag sa kadalisayan ng puri at puso tulad ng isang liryo. Ang kapistahan ni Beata Veronica ay ipinagdiriwang tuwing 13 ng Enero. Ang imahen pong ito ni Beata Veronica ay nasa pangangalaga ng Pamilya Gonzales Esteban. Beata Veronica ng Binasco, Birhen at Mistika. Ipanalangin mo kami. Ang susunod na bahagi ng prosesyong Agustino ay ang mga hinirang na santo ng Orden ni San Agustin. Ang mga ito ay nakaayos batay sa taon ng kanilang kanonisasyon. Ang unang masisilayan ang siyang bagong hirang ng simbahan, samantalang ang mga nasa bandang hulihan ay ang mga naunang kinilala bilang mga santo ng Orden. San Alonso de Orozco, musiko, predikador, i-eskritor mistiko. Si Alonso ay nag-aral ng musika at sumali sa koro sa kanilang simbahan nung siya'y bata pa. Sa 2nd dekada ng kanyang buhay, siya ay naging bahagi ng Orden ni San Agustin sa ilalim ng pamamatnubay ni Tomas ng Villanueva. Ang kahusayan ni Alonso na magturo ang nagdala sa kanya sa Mexico upang mangaral. Ngunit ang kanyang sakit sa buto ang naging dahilan upang siya ay mapabalik sa Espanya.
Doon, siya ay naging prior ng kumbento ng Valladolid at predikador ng imperyo ni Haring Carlos V. Kahit na siya ay nakabilad sa kasikatan at karangyaan ng buhay, pinili niya ang payak na pamumuhay. Isang kahoy na krus ang naging dala ni San Alonso nung siya'y nabubuhay pa. Mapapansin din ang isang aklat na sumasagisag sa hindi mabilang na akdang kanyang isinulat upang humikayat ng mga nagnanais mapabilang sa orden ni San Agustin. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing 19 ng Setyembre, araw ng kanyang kamatayan. Ang imaheng ito ni San Alonso ay nasa pangalaga ng pamilya Hernandez Manuel. San Alonso ng Orozco, musiko, predikador at mistikong manunulat. Ipanalangin mo kami. San Ezequiel Moreno y Diaz, Agustino Recoleto, misionero, obispo de Peñaray y Pasto, patron de los Agustinos Recoletos en las Filipinas. Si Ezequiel ay pinanganak sa Alfaro sa Espanya, nasalat sa mga material na bagay, ngunit pinalaki ng kanyang mga magulang na mayaman sa pagmamahal sa Diyos. Napabilang siya sa mga Agustino Recoleto sa Montegudo, kung saan mayroong monasteryo na noon ay taniyag sa pagpapadala ng mga misyonero sa Amerika at sa Pilipinas. Dumating si Ezequiel dito sa Maynila noong 1870 at dito na rin siyang inordinehang maging pari noong 1871. Sa 15 taong pamamalagi sa Pilipinas, naging matatas siya sa Pilipino at nakapaglingkod sa mga lalawigan ng Iloilo, Mindoro, Palawan, Batangas at Cavite. Nang siya ay padala sa Colombia, kaniyang hinimok ang mga tagaroon at ipinaglaban ang kanilang relihiyong Katolisismo laban sa pagtuliksang hatid ng maruming politika. Siya naman ay inordinahang maging obispo ng Piniara at ng Pasto noong 1893. Taong 1906, nang mapag-alamang siya ay may sakit na kanser, na agad din kumitil sa kanyang mabungang buhay noong 19 ng Agosto, araw ng kanyang kapistahan. Ang imaheng ito ni San Ezequiel ay nasa pangangalaga ng pamilya Peralta Santos. San Ezequiel Moreno Diaz, Agustinong Recoleto, misyonero, obispo ng Piñara at Pasto, patron ng mga may sakit ng kanser, patron ng mga Agustinong Recoleto sa Pilipinas. Ipanalangin mo kami. Santa Magdalena de Nagasaki, Agustina Recoleta, Virgen y Martir, Patrona de la Tercera Orden de los Agustinos Recoletos. Sa pagdaong ng mga misyonerong Agustinong Recoleto sa bansang Hapon, sa panahon ng pag-uusi, si Santa Magdalena ay naging instrumento ng pagpapalaganap ng Kristyanismo. Siya ay naging tagapagsalin ng wikang ni Hongo para sa mga katikistang Espanyol. Tumulong din siya sa mga Dominikano sa kanilang paghahayag ng mabuting balita. Suot ang abito ng mga Agustinong Recoleto, siya ay nagpahayag ng pananampalatayang Kristiyano at isinuko ang sarili upang hindi matuon sa mga kaibigang misyonero ang pansin ng otoridad. Siya ay pinahirapan at ibiniti ng patiwari kasama ni San Lorenzo Ruiz hanggang sa mamatay. Ang kanyang mga labi ay sinunog at ang kanyang mga abo ay sinaboy sa baybay ng Nagasaki. Mapapansin ang hawak niyang dahon ng palmera
na sumasagisag sa kanyang pagkamartir at isang buslo na sisidlan ng mga gamit ng isang katikista. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing 20 ng Oktubre. Ang imaheng ito ni Santa Magdalena ay nasa pangangalaga ng Pamilya Espiritu. Santa Magdalena ng Nagasaki, Birhen, Martir, at Patrona ng Tercera Orden ng mga Agustinong Recoleto. Ipanalangin mo kami. St. John Stone of Canterbury, priest and martyr. Si St. John Stone ay sinadya ng mga tagapayo ni King Henry VIII upang piliting sumang-ayon sa diborsyong inihahay ng hari sa asawang si Queen Catherine dahil hindi siya mabigyan ng anak na tagapagmana. Ito ang mariing tinutula ni John Stone. Binigyan din niya sa kanyang mga homilya na ang diborsyo ay salungat sa mga turo ng simbahan. Dahil dito, ipinasa ng hari ang Act of Supremacy of 1534 na nagsasaad na siya lamang ang magiging katastasang pinuno ng simbahan ng Inglaterra at hindi ang Santo Papa sa Roma. Ipinasa rin dito ang Treason Act na nagpapahayag na sino mong magtataksil sa kanya ay maparurusahan dahil sa patuloy na pagsulungat ni John Stone sa mga nais ng hari. Siya ay ipinahuli, ikinulong, ipinakalagkad, ipinitin at saka pinugutan ng ulo. Kaya mapapansing tanga niya ang palmera ng pagkamartir at ang tanikala ng pagkapiit. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing 25 ng Oktubre. Ang imaheng ito ni San Juan Stone ay nasa pangangalaga ng Pamilya Navoa at Pamilya Cruz. San Juan Stone ng Canterbury, pari at martir. Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, abogada de los casos imposibles. Sa pagkamatay ng kanyang asawa at dalawa niyang anak, itinuloy ni Rita ang kanyang naudlot na hangaring mag-iisang Agustina. Lumapit siya sa mga madre ng monasteryo ni Santa Maria Magdalena. Ngunit dahil sa siya ay bahagi ng dalawang mayayaman at may influensyang pamilyang may sigalo, hindi siya pinuntulutang makapasok. Dahil sa kanyang matiyagang pakikiusap sa mga madre upang siya ay tanggapin, hinainan siya ng mga ito ng kondisyon na kung mawawakasan niya ang alitan ng dalawang pamilya, siya ay mapahihintulutang makapasok sa monasteryo. At sa edad na 36, ito ay kanyang napagtagumpayan. Sinasabi noon siya ay isang matitang sugat ang lumabas sa kanyang noo na tila gawa ng isang tinik. Ang stigmata na ito ay kanyang pinaglay sa loob ng 15 taon. Aking ipinagdiriwang ang kapistahan ni Santa Rita tuwing 22 ng Mayo. Ang imahe niyang ito ay nasa pangalaga ng Pamilya Faustino. Santa Rita, patrona ng mga hindi mangyari. Ipanalangin mo kami. Santa Clara de la Cruz de Montefalco, Birhen, Monha y Abadesa. Magtatatag sana ang magkapatid na Clara at Juana ng monasteryo para sa mga Pransiskanong laiko. Ngunit hindi pa matatag ang sangay na ito ng Orden ng Francisco. Kung kaya ito ay naitatag sa ilalim ng regula ni San Agustin, si Juana ang naging unang abadesa at sa kanyang pagkamatay ay agad na hinirang si Clara upang humalili sa kapatid. Si Clara ay nakaranas ng mga habang pangitain at pinakatanyag sa mga ito ang minsang pagkasalubong niya kay Jesus na pasan ang krus. Tinanong niya si Jesus kung saan ito tutungo at sumagot ito ng hinahanap ko
ko ang isang lugar kung saan ko maaaring idulos ang aking krus at ito ay natagpuan ko sa iyong puso. Kaya nang siya ay mamatay, ipinasuri ng mga madre ang kanyang mga labi at natagpuan niya sa kanyang puso ang imahe ng isang krus at ilang instrumento ng pagpapakasakit ng Panginoon. Sa kanyang abdo ay may natagpuan tatlong bato na kung titimbangin sama-sama, ang bigat ay kaparis lamang kung titimbangin isa-isa. Sa kalaunan, ang tatlong bato ay kinilala bilang manifestasyon ng Santissima Trinidad. Ang imaheng ito ni Santa Clara ay nasa pangangalaga ng pamilya ng dating Hermano Mayor, Pamilya Rodriguez Tenco. Santa Clara ng Cruz ng Montefalco, Virgen, Monja at Abadesa. Ipanalangin mo kami. San Juan González de Tahagun, Confesor, Predicador, Presbitero y Ermitaño. Bago pa naging Agustino si San Juan González, siya ay nag-aral muna sa ilalim ng pamamatlubay ng mga Benediktino sa bayan ng Sahagun sa Espanya. Ang mga kapatid niyang Benediktino ang nagbigay sa kanya ng tonsura, ang bahagi ng ulo na inahit upang maging tanda ng katalinuhan. Nang siya ay inordinahan sa pagkapari, siya ay pumasok sa pamantasan ng Salamanca upang magpakadulhasa sa teolohiya. Sumailalim din siya sa isang operasyon upang tanggalin ang mga namuong asin sa kanyang bato. At ipinangako niya sa Panginoon na kung malalampasan niya ang pagsubok na iyon, siya ay papasok sa buhay na Diyoso. Kung kaya, siya ay napapilang sa mga ermitaño ni San Agustin. Siya ay madalas na magnilay sa harap ng Santissimo Sacramento. Madalas niya itong makita na nagliliwanag sa oras ng misa. Kaya ito rin ang naging pagkakakilanlan niya. Isang kalis na may osyang nababalot ng kaninlingan. Ang imahe ito ni San Juan González ay nasa pangalaga ng Pamilya Clarín. San Juan González ng Sahagun, Confesor, Predicador, Pari at Ermitaño. Ipanalangin mo kami. Santo Tomás de Villanueva, Padre de los Pobres, Arzobispo de Valencia. Nag-aral si Tomás Martínez García sa Villanueva de los Infantes, kung saan niya kinakuha ang kanyang pagkakilanlan bilang tagabayan ng Villanueva. Pumasok siya sa komunidad ng mga Agustino at naordinahang maging pari sa edad na 30 dahil sa talas ng kanyang mga homilya. Pati mga kapwa niya obispo ay kanyang nakagalit. Kanyang inusig ang mga ito dahil sa kanilang imoralidad at marangyang pamumuhay. Kung kaya naglunsad siya ng isang sinodo na naglayong magkaroon ng reforma sa moralidad ng mga kapwa niya pari. Dahil lumaking mayaman at magpagbigay sa kapwa, muli niyang ipinatayo ang ospital ng Valencia na tinupok ng apoy gamit ang sariling salapi. Nakapagpatayo siya ng pamantasan para sa mga nagnais magbukasyon at ng isa sa mga mahihirap. At nakapagbukas din siya ng bahay ampunan malapit sa kanyang tahanan. Makikita siyang may dalang buslo ng salapi o kaya ay barya na inaabot sa isang kapuspalan. Ang tradisyonal na araw ng kanyang kapistahan ay tuwing 22 ng Setyembre. Ang imahe namang ito ni Santo Tomas ay nasa pangalaga ng Pamilya Kunanan Cruz. Santo Tomas ng Villanueva, ama ng mga maralita, Arzobispo ng Valencia. Ipanalangin mo kami. At ang pinakuunang Agustino na dumaan sa proseso ng kanonisasyon ay si San Nicolás de la Tolentino, Confesor, Presbitero, Místico, Patrono de las Almas del Purgatorio. Ah!
Christian saints o ang mga Agustinong hinirang na maging santo bago pa nagkaroon ng formal na proseso ng kanonisasyon ay pinangungunahan ni San Guillermo Ermitaño. Si Guillermo ay pinanganak sa Pransya at namuhay sa kasalanan. Sa kanyang pagbabagong buhay, siya ay nagperegrinasyon sa banal na lupain ng Jerusalem na tagubilin sa kanya ni Papa Eugenio Ikatlo bilang pagtitiga at pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Sinubukan niyang magkaroon ng reforma sa pamumuhay at alituntunin ng mga ermitanyo sa Toscana, Italia, ngunit siya ay nabigo. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Tinuon niya ang maladesyertong lambak ng Balival sa Grosseto upang doon manirahan, manalangin at magtika hanggang sa huling hininga. Pinuo naman ng kanyang mga alagad ang isang sangay ng mga Agustino sa kanyang karangalan, ang ermita ni San Guillermo. Makikitang tanga ng imahe ni San Guillermo ang krus ng pagninilay at latigo ng pagtitika. Kadalasang suot ng imahin ang kanyang balabal sa ulo bilang pagbubugli ng kanyang pagkatao, alinsunod na rin sa mga prinsipyong batayan ng pagiging ermitan. Ipinagdiriwang naman ang kanyang kapistahan tuwing 10 ng Pebrero. Ang imaheng ito ni San Guillermo ay nasa pangangalaga ng Pamilya Cabinaw at Pamilya de Guzman. San Guillermo ng Malival, Monge at Ermitan. Ipanalangin mo kami. San Fulgencio de Ruspe, Obispo y Abad de África del Sur. Obispo at Abad ng Litagang Afrika. Ipanalangin mo kami. San Maximo de Gaxa, Monje y Martir. Si San Maximo ang pinakabata sa 7 Agustinong Martir ng Gaxa. Tumis siya nung ito ay sanakay ng mga Moro. Tinatay ang 15 taong gulang lamang siya nang siya ay mag-alay ng buhay para sa ating pananampalataya. Bago siya paslangin, siya ay binigyan ng pagkakato na tumalikod sa kanyang pananampalataya at mga kasama na buong tapang at tumitingkod sa Diyos ng sinagot na walang makapaghiwalay sa akin sa aking amang si Liberato o sa mga itinuturing kong mga kapatid sa monasteryo na umaruga at nagpalaki sa akin. Natutunan ko sa kanila kung paano matakot sa Diyos at inanais kong magpakasakit kasama nila. Dahil ako ay umaasa na kami ay sasakit sa kalwalhatian dahil nilalayo ng Panginoon na kami ay magsalo-salo sa pagiging martir. Mapapansin sa imahen ang wangis sa isang inosenteng bata na tumatanggap ng tonsura ng pagkamongke. Tanga niya ang palmera ng pagkamartir at ang sagwan ay tinanghampa sa kanyang ulo hanggang sa siya ay bawian ng bungay. Ang imaheng ito ni San Maximo ay nasa pangangalaga ng Pamilya Villanca, Marcos at Pamilya Santos. San Maximo, batang monghe at martir ng Gaxa. Ipanalangin mo kami. San Rustico y San Siervo de Gaxa, Subdiocanos y Martires. Kasama ni San Maximo sa pagkamartir, sina San Rustico at San Severo na mga subdiakono. Ang subdiakono noong unang panahon
Panginoon ay isa sa mga naglilingkod sa altar na ang pangunahing tungkulin ay awitin ang Espistola, tangana ng Ebanghelaryo, habang ipinahayag ng diakono ang salita ng Diyos at ihatid sa mes altar ang patena at kalis na magsisilbi na mangunduyan ang katawan at dugo ni Kristo. Ang huling patong ng kanilang vestiduras ay tinatawag na tunisela. Ito ay mas payak kung susuriin kaysa sa suot ng diakono na tinatawag namang dalmatika. Kapansin-pansin, isa lamang ang guhit ng pahalang sa dibdib nito. Ito ay upang makilala ng marami suot nito ay isang sub-diakono. Ang kulay na pula at ang tangan niyang palmera ay sumasagisag sa kanilang pag-aalay ng buhay para sa pananampalatayang Kristiyano sa baybay ng Gaza sa Tunisia. Ang mga imahe ni San Rustico at San Silvo ay nagdiriwang nakabistahan tuwing 26 ng Agosto ay nasa pangangalaga ng Pamilya Imperial San Agustin at Santos. San Rustico at San Siervo, mga subdiakono at martir, ipanalangin niyo kami. San Bonifacio de Gausa, diakono y martir, kasama ni na San Maximo, San Rustico at San Siervo, sa kanilang pagkamartir si San Bonifacio na isa namang diakono. Sila ay nagpapakadalubhasa sa paghimay ng banal na kasulatan upang makapagbahagi ng homilya. Kung ating mapapansin, sa tuwing may diakono sa pagdiriwang ng banal na misa, siya ang bumabasa ng ebanghelyo at kadalasang nagtutuloy sa pagbabahagi ng homilya. Ang pinakahuling patong ng vestiduras ni San Bonifacio na kulay rosa ay tinatawag na dalmatika. Ang dalmatika ng San Diakono ay may dalawang guhit na pahala, samantalang ang tunisela ng San Diakono ay isa lamang ang guhit na pahala bilang pagkakakilanlan. Mapapansin din ang insensaryo na maliit, malimit gamitin sa tuwing ipapahayag ang salita ng Diyos at sa serye ng pag-iinsenso pagkatapos na ialay ang tinapay at alak na ikokonsagra. Makikita rin sa imahe ang palmera ng pagkamartir dahil tulad ni San Maximo, siya ay pinasta dahil sa kanyang pananampalatayang Kristiyano. Ang imahe ito ni San Bonifacio ay nasa pangalaga ng pamilya Fernando Ramos. San Bonifacio, diakono at martir ng Gapsa. San Bonifacio, ipanalangin mo kami. San Liberato de Gapsa, abad y martir. Si San Liberato ang punong monghe ng pitong Agustinong martir na pinaslang sa Gapsa noong nagkaroon ng dekreto ng bandalong hari na si Hunerico na ipinasara lahat ng mga monasteryo kung saan sila ay hindi nakaligtas. Ang mga monghe ay kinulong at dinaglaon ay pinagputos ng paslangin dahil ayaw nilang talikuran ang ating Panginoon. Ilang ulit sunugin ang banghang nagdulan sa kanila, ngunit ito ay hindi masunog-sunog. Ipinasya ng hari na sila ay ibalik sa dalampasigan upang doon paghampasin ng sagwan sa ulo hanggang sa mamatay. Ang kanilang mga labi ay inapot sa dagat na siya namang iniahon ng kanilang mga kasamahang hindi nadakip upang mabigyan ng isang marangal na libi. Tanga ng imahin ang isang bangka ng kumakatawan sa dapat sana ay paraan ng kanilang pagkamartir, ang pagsunog sa kanila ng buhay sa lahat. Ang kapistahan ng pitong martir ng Gapsa ay ating pagdiriwang sa 26 ng Agosto. Ang imaheng ito ni San Liberato ay nasa pangalaga ng Pamilya Flores Diablo. San Liberato ng Gapsa, abad at martir. Ipanalangin mo kami. San Posidio de Calama, obispo
de San Agustin. Si Posidio ang siyang unang sumulat ng talumbuhay ni San Agustin, kung saan niya ay tinala ang halos apat na dekada nilang pagkakaibigan. Kasama si San Alipio, isa siya sa mga unang naging bahagi ng unang komunidad na itinatag ni San Agustin sa ilalim ng pamamatnubay ng regulang kanyang akda. Noong siya ay hirangin maging obispo ng Calama, kanyang nakabanggaan ang mga donatistang mapagpaimbabaw na naniniwalang ang simbahan dapat ay pinamumunuan lamang ng mga banal at hindi ng mga makasalanan. Dahil upang maging kalugod-lugod ang mga panalangin ng sangkaparian, sila dapat ay walang mantsa sa kanilang pagkatao. Nakasama niya si San Agustin at Alipio sa Konseho ng Cartago o sa Sinodo ng Cartago upang formal na makipagtalakayan sa mga donatista, ngunit hindi pinagkukulan ng kanilang pinuno ang paanyayang debate ni Posidio. Nang lusubin ng bandalong hari na si Roberto ang Calama, siya ay tinatapo nito palabas ng bayan. Sa pagkakataong iyon, sinimula niyang isulat ang talambuhay ng kanyang matalik na kaibigan na si San Agustin. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan kasabay ng kapistahan ni San Alipio tuwing 16 ng Mayo. Ang imahe ito ni San Posidio ay nasa pangangalaga ng pamilya Katindig Huayting. San Posidio ng Calama, obispo, disipulo, matalik na kaibigan at autor ng talambuhay ni San Agustin. Ipanalangin ang pamilya. San Alipio ng Tagaste, obispo, disipulo, y compañero de San Agustin. Si Alipio ay naging estudyante ni Agustin sa Cartago. Di naglaon, kinilala ni Agustin si Alipio bilang kanyang kapatid sa damdamin dahil pareho sabay nilang ginawa ang kanilang mga pagkakamali sa buhay at sabay din pinayagaan ni Ambrosio noong taong 387. Madalas din siyang mabanggit sa akda ni San Agustin na confessionist at doon kinuha ng mga historiador ang kanyang pagkakakilanlan. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang ng mga Agustino kasabay na kay San Posidio tuwing 16 ng Mayo. Ang imaheng ito ni San Alipio ay nasa pangangalaga ng pamilya Santos Rodriguez. San Alipio ng Tagaste, obispo, disipulo at matalik na kaibigan ng ating patron si San Agustin. Ipanalangin mo kami. Ang hanay ng mga pintakasi ng banal na orden ni San Agustin. Señor San Jose, protector de la orden de San Agustin y de la orden de los Agustinos Recoletos. Ang pagpaparangal kay San Jose tuwing 19 ng Marso ay nagsimula pa noong 10th siglo. At dahil ang dakilang kapistahan ito ay kadalasang napapaloob sa mga pagdiriwang tuwing Kwaresma, pinahintulutan ng Batikano ang mga Recoleto na ilipat ang pagdiriwang sa 3rd linggo ng muling pagkabuhay na naging ugat naman ng paghirap ng mga Agustinong Recoleto kay San Jose bilang tagapagtanggol ng kanilang orden. Taong 1772 nang ang pangangaral kay San Jose bilang protektor ng orden ni San Agustin ay sinimulang tanghiligin. At taong 1870 nang si San Jose ay hirangin bilang patron ng pandaigdigang simbahan ni Papa Pio Ikasyang. Taong 1989 naman, nang hirangin ni Santo Papa Juan Pablo Ikalawa si San Jose bilang Redemptoris Custos o tagapagtanggol ng tagapagligtas na nagbibigay diin sa pakibahagi ni San Jose sa pagtubos ni Jesus sa sala ng sanlibutan. Ilan pa sa mga titulo ni San Jose ay bilang modelo ng mga ama, protektor ng mga pamilya,
sa San Jose ay nasa pangangalaga ng pamilya Alcaraz at pamilya Roberto. Señor San Jose, tagapagtanggol ng orden ni San Agustin at ng mga Agustinong Recoleto. Ipanalangin mo kami. Señor Santo Niño Jesús de Segundo, patron de la provincia Agustiniana de Segundo. Ang original na imahe ng Santo Niño de Cebu ay regalong handog ni Fernando de Magallanes kay Haring Humabon sa kanya ibinigay noong 1521 noong dumaong si Miguel Lopez de Legazpi sa Cebu noong 1565 kasama ang anim na misyonero Agustino. Sinubukan niyang muling hintayating tumalima sa pananampalatayang Kristiyano ang mga naroroon. Ngunit ang mapayapang pakipag-ugnayan na kanyang hangad ay hindi may sa katumparan kung kaya napilitan siyang puksain ang lugar. Sa mga labi ng panununog, natagpuan ang isa sa kanyang mga kasama ang imahe ng Ninyo na nakasirit sa isang rohon. Sa mismong lugar na iyon ay nagtayo sila ng isang simbahan na atin ngayong pinikilala bilang pinakamatandang parokya sa Pilipinas, ang Basilica ng Santo Niño de Cebu. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng Santo Niño de Cebu tuwing ikatlong linggo ng Enero. Ang imahe ng Santo Niño ay nasa pangangalaga ng Pamilya Ortiz Clarín. Pinakamamahal naming Santo Niño Jesús de Cebu, patron ng mga Agustino sa Pilipinas. Maawa ka sa amin. Nuestra Señora de la Salud, devoción particular de la Orden de los Agustinos Recoletos. Noong mga panahong buhay pa matandang Intramuros, isa sa pinakatanyag na pagdedebosyon sa titulo ng Mahal na Birhen ay sa imaheng pinararangalan ng simbahan ni San Nicolas na tinatawag na Maitim na Birhen o ang Birhen de la Salud na dinala ng mga misyonerong Agustinong Recoleto sa Pilipinas noong 1623. Masasabing ang pamimintuho ay maihahambing sa lawak ng pagdedebosyon sa Virgen de la Naval de Manila. Sa kasalukuyan, muling pinalalaganap ng mga Agustinong Recoleto ang pagdedebosyon sa Mahal na Birhen sa ilalim ng titulong ito. Mula sa unang linggo ng Pebrero, inilipat ang pagdiriwang ng kapistahan ng Mahal na Birhen sa 17 ng Nobyembre. Ang imaheng ito ng Mahal na Birhen ng Kalusugan ay nasa pangangalaga ng Pamilya Gutierrez, Ignacio at Tarug. Nuestra Señora de la Salud, pinipintuho ng mga Agustinong Recoleto sa Pilipinas. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Regla, patrona personal de San Agustin. Ayon sa matandang tradisyon, ang pinakaunang imahe ng Virgen de la Regla ay inukit ni San Agustin noong isinusulat niya ang regla, rule of life o alituntunin ng kanyang orden. Inilikas ng mga monghe ang imahe ng Birhen sa Espanya upang iligtas sa mga bandalo na lumusob sa Africa noong taong 433. Doon ay tila nalimot ang pagdedebosyon sa Birhen hanggang ito ay mapakita sa panaginip at itinuro ang kanyang kinaroroonan sa loob ng isang kahon sa ilalim ng isang puno. Sa lugar na iyon sa Chipiona ay itinayo ang simbahan sa karangalan ng Mahal na Birhen de la Regla bilang pakilala sa mga himalang naitala dahil sa pagdedebosyon sa imahin dito sa Pilipinas at dahil sa lawak ng pagmamahal sa kanya. Ginawaran ito ng Santo Papa Pio XII ng Pontifical Coronation noong 27 ng Nobyembre 1954. Ang imaheng ito ng Mahal na Birhen na nagdiriwang ng kapistahan tuwing November 21 ay nasa pangangalaga ng Pamilya de Leon. Nuestra Señora de la Regla, personal na patrona ni San Agustin. Ipanalangin mo kami. Los festejados, ang mga pinararangalan at ipinagpipistang patron ng Banal na Orden ni San Agustin.
Santa Monica de Tagaste, La Madre de San Agustín, Espejo de las Esposas, Modelo de Madres, Consuelo de Viudas. Asawa ng isang pagano at ina ng tatlong anak, si Santa Monica. Siya ay dumanas ng matinding hirap sa pagiging pariwara ng kanyang anak na si Agustin sa kabataan nito. Sa loob ng 17 taong pagtitiis, pananangis, at pananalangin gabing araw, kanyang ikinagalak ang pagbabalik loob ng kanyang anak sa pananampalataya. Matapos binyagan si San Agustin sa Milan, sila ay naglakbay pabalik ng Africa. Ngunit siya ay nabutan na ng kamatayan sa Ostia. Ang kanyang mga huling kataga ay, "Anak, wala na akong hinahangad pa sa mundong ito. Kung bakit pa ako nandito, o kung ano pa ang kailangan kong gawin, ay hindi ko na alam. Sapagkat lahat ng hangarin ko ay natupad na. Ang hiling ko lamang sa Diyos noon ay ang makita ka bilang isang Katoliko bago ako mamatay. Ang aking Diyos ay lubos itong ipinagkaloob sa akin upang ikaw ay makita kong kaligtaan at kamunduhan at mag-iisa sa kanyang mga mundo. Ano pa ang ginagawa ko dito?" Ang antikong imahe ito ni Santa Monica ay nasa pangalaga ng parokya ni San Agustin at ng pamilya Rodriguez Tempo. Santa Monica, ina ni San Agustin, salamin ng mga asawa, kumaran ng mga ina, aliw ng mga byuda. Ipanalangin mo kami. San Agustin de Hipona, Padre y Doctor de la Santa Iglesia, Doctor de la Gracia, Obispo, Gran Escritor y Teólogo, Patron de Baliwag. Makatapos niyang magbalik loob, si San Agustin ay naging Obispo ng Hipona. Marami siyang naisulat na siyang nagpayabong sa filosofiya at teolohiya ng kanyang panahon. Isa dito ay ang doktrina patungkol sa salang orihinal at sa grasya ng Diyos. Kanyang iniinat kinakailangan natin ang mabinyagan at kinakailangan natin ang mga grasya at biyaya ng Diyos upang tayo ay maligtas. Hindi mabilang na mga panalangin ang pinaniniwalaang sinagot ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagdedebosyon sa patrong San Agustin. Ayon sa kwento ng mga matatanda, noong ang mga kapangkiran ng ba ako dyan? Ay sa kupalang ng parokya. Malakas. Sa tumingang mga pagsaka ay mga kailangan ng tubig, hinihingi nila sa kura paroko na ilabas ng simbahan ang imahe ng ating patron. Kanilang inihiling na ito ay mailabas upang sila ay mabiyayaan ng ulan. Sa tuwing ang init ng araw ay nakasasalanta na sa kanilang mga pananim. At sa tuwing ito ay ilalabas ng simbahan, alam na ng mga magsasaka na sila ay diringgin ng Panginoon at bibiyayaan ng ulan, gaano pa man katindi ang init at sikat ng araw. Kung kaya sa tuwing lalabas ang imahe ng patrong San Agustin, ay inaasahan na ang pag-ulan. Ang matandang imaheng ito ng ating patrong San Agustin ay nasa pangangalaga ng ating parokya at ng pamilya ng dating Hermano Mayor George Alan R. Tempo. San Agustin, pintakasi, tagapangalaga at tagapagtanggol ng bayang Paliwag. Ipanalangin mo kami. Sa punto pong ito, ang lahat ay muling inaanyayahan upang makiisa sa pagdarasal. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nuestra Señora de la Consolación y Corea.
Patrona, Reina y Madre de la Orden de San Agustín. Ang titulong ito ng mahal na Birhen ay pinipintuho dahil sa pamamagitan niya. Ipinadala ng Diyos ang kanyang buntong nana, ang aliw ng sanlibutan. Ayon sa tradisyon, si Monica ay tunay na nag-aalala sa kanyang anak na si Agustin na napapalugbok sa mga di kanais-nais na mga gawain. Sa ganitong kalagayan, wala katapusang panalangin ang inialay ni Monica para sa kanyang anak. At ayon sa tradisyong Agustino, ang mahal na Birhen ay nagpakita sa kanya. Sa pakikiramay o konsolasyon ng Birhen sa mga dinadalang hirap ng kapwa niya ina, ibinigay niya ang kanyang sintas, sinturon o koreya kay Monica at pinasuot ito sa kanya bilang tanda ng kanyang di magmamalyo na presensya. Sinabi din ng Birhen na ito ang tanda ng pagwawakas ng kanyang pagtitiis at hudyat ng pagbabalik loob ng kanyang anak na si San Agustin. Isinuot ito ni Santa Monica at noong nagbagong buhay ang anak na si Agustin ay siya nito ibinigay sa kanya bilang tanda ng pagkakandili at pagsasanggala ng mahal na Birhen. Sa pagtatatag ni San Agustin ng Ordeng Agustino, bahagi ng kanilang abito ang Korea, tanda ng pangako ng mahal na ina at napaalala na pagiging malinis ng kaluluwa at katawan. Ang taguring ito ng mahal na Birhen ay pinagpipista tuwing ika-4 ng Setyembre, samantalang ang imahe ay nasa pangangalaga ng pamilya Rodriguez Tenco. Nuestra Señora de la Consolación y Corea, Patrona, Reina at Ina ng Orden ni San Agustin. Ipanalangin mo kami. At bilang pangwakas, bago tuluyang lumahok ang karosa ng mahal na Birhen, ating pong dasalin sabay-sabay. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo noon ang una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang Baliwag Agustinian Procession ay isa sa mga legacy project ng Komite de Festejos 2014-2020 sa pamamagitan.